Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lynch Muscat and welcome back again here on our channel. So guys, hindi po ako makakapag-shoutout for this video kasi yung part 7 po and this part 8 po is halos sabay ko lang po silang ginawa at in-upload dito sa channel natin. Gayun pa man, nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumusuporta sa channel na ito. And by the way, for the part 9 po, dito ko rin kukunin sa mga comment section ng part 8 yung mga isa-shoutout po natin para sa part 9 po ng ating storya. At bago tayo tuluyang magbasa for the part 8 of practice, don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell para naman always update ka sa mga nangyayari sa channel na ito. Samahan mo na rin ang pag-hit ng like button. And now, let's start to read the part 8 of practice. And as usual, wag ka mag-i-skip ng ads! Practice Part 8. Columns POV. Kayo na lang po ang natitira sa akin. Tatalikuran ko pa po ba kayo? Ilingko sa kanya. Alam mo, wala kang pinagkaiba sa mami mo. You have a big heart just like her. Muling sabi ni Daddy. Nang mga oras na yon, ay alam kong ginigiba na ng ama ko ang pader na nakaharang sa pagitan naming dalawa. Siguro, kailangan lang talaga niyang ilabas ang sama ng loob niya sa akin para tuluyan kaming magkaunawaan. Sinikap kong umupo sa isang upuan na nasa harapan niya at saka ako pinagaan ang usapan namin. Dad, may tanong po pala ako sa iyo. Sa tingin niyo po, romantic po ba kayo kay mami noong nabubuhay pa siya? Tanong ko kay Daddy. Ang malungkot na mukha ni Daddy ay napalitan ng pagliwanag. Oh, usapang romantiko. Bakit mo nga pala naitanong yan? Mag-aasawa ka na ba talaga? Tanong sa akin ni Daddy. Natawa naman ako bago sumagot sa kaniya. Dad, being romantic lang naman po ang tinatanong ko at hindi about marriage. Natatawa kong sagot sa kaniya. Alam mo nak, ang pagiging romantiko ay hindi yan pinag-aaralan. Kusang lumalabas yan kung para sa tamang tao talaga. Hindi ka magiging romantiko sa isang tao kung hindi siya espesyal para sa'yo. Pagbibigay payo ni Daddy. Sa tingin niyo po ba ganun talaga yon? Tanong ko kay Daddy. Nanggaling na ako dyan, kaya alam ko yan. Sabi ni Daddy at saka ito tumayo at lumapit sa stove. Binuksan ito ang kaldero kung saan ako nagluto. Patikim nga ako ng luto mo, dagdag pa nito. Habang kumakain si Daddy ay pinangaralan ako nito patungkol sa mga romantikong bagay. Ang pagiging romantiko ay isang bagay na parang hindi nagbabago. Gawin mo ang isang bagay na may halong respeto. Hindi ka dapat nagpapa-impress sa isang tao. Katulad ng sabi ko, kusang lumalabas ang pagiging romantiko ng isang tao kapag totoong espesyal ang tao sa iyo at para maging espesyal ka naman sa isang tao, samahan mo ng respeto ang pagtrato mo sa kanya.
At dapat, kung ano ka, iyon ka pa rin at hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo para lang magustuhan ka niya. Payo sa akin ni Daddy. Wow! Maikli kong iling sa mga narinig ko mula sa kanya. Palagi mong tatandaan na ang mga bagay na pinatatakbo ng pagiging romantiko mo ay nauuwi sa totohan ng pagmamahal. Dagdag pa ni Daddy. Maya-maya pa ay napansin kong naparami na ang kain ni Daddy. Masarap po ba ang luto ko? Nakangiti kong tanong sa kanya. Pwede na. Pwede ka nang mag-asawa. Sabi nito na siyang nagpangiti pa sa akin lalo. Aminin ko ng araw na yon ay naging malapit kami ni Daddy sa isa't isa. Dior's POV. Katatapos ko lang mag-memorize ng sinulat kong speech para sa graduation ceremony ng mga estudyanteng magtatapos kung saan ako nagtapos noong high school ako. Kinuha kasi ako ng dati kong school bilang guest speaker. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako dapat ang guest speaker nila. Ang batchmate namin na nagtapos bilang salutatorian dapat ang talagang speaker nila. Pero hindi daw ito makakauwi ng Pilipinas dahil kasalukuyan itong nasa England. Ang pinalit naman daw nila ay umurong din kaya wala silang choice kundi ang kunin ako na nagtapos lang bilang pansyam sa mula sa overall top 10. Okay lang naman sa akin kung third choice lang ako. Ang mahalaga naman sa akin ay ang matupad ang pangarap sa akin ni Papa na mapanood niya akong nagsasalita sa harap ng maraming tao. Naniniwala naman akong nakikita pa rin ako nito mula sa kabilang buhay. Excited din si Tita Juliet na mapanood ako. Maigi akong nag-ensayo para sa speech ko dahil 4 na araw na lamang ang natitira mula sa araw ng graduation. Saktong-sakto naman ang paghiga ko sa kama habang naghihikab ako ay may narinig akong sasakyan na tumigil sa harap ng bahay namin. Kilala ko ang tunog ng sasakyan na iyon at walang iba kundi si Callum. Agad naman akong nagtungo sa pinto upang pagbuksan nga siya ng pinto. Naka-t-shirt lang ito at naka-shorts. Naka-tsinelas lang din ang suot nito. Uy, gabing-gabi na. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko kay Callum. Pasensya na kung naka-istorbo ako sa'yo sa mga oras na to, Dior. Pero kailangan mong sumama sa bahay ngayon din. Sabi ni Callum na siyang pinagtaka ko. Ano? Seryoso ka? As in now na? Gulat kong tanong sa kanya. Yes, please. Hindi na natin pwedeng ipagpabukas pa ito. Sabi ni Callum sa nagmamakaawang paraan. Kasalukuyan akong naka-white t-shirt ng mga oras na yon at pulang pajama. Wala na akong oras pa na magpalit, kaya naman
agad na din akong sumama kay Callum. Nang nagmamaneho na si Callum ay dito ko na ako siya kinulit ng tanong. Ano ba kasi to, Callum? Pangungulit kong tanong sa kanya. May papatikim kasi ako sa'yo. Sagot nito sa akin na siyang kinagulat ko. Anong ipapatikim? Hoy Callum, alam kong gwapo at macho ka. And yes, inaamin ko na rin attracted ako sa'yo. Pero never ko pa rin gagawin tikman kung ano man yung gusto mong ipatikim sa akin, no? Bahala ka sa buhay mo, Callum. Sabi ko kay Callum sa hindi mapalagay na paraan. Hey, hey! Iling nito at saka humalakhak ng malakas. May papatikim akong pagkain sa'yo, sabi nito na siyang nagpalunok sa akin. Pagkain? Pagkain ang ipapatikim mo sa akin? Lunok-laway kong tanong kay Callum. Ano ba kasing iniisip mo? Balik na tanong nito habang tatawa-tawa. Wala naman akong nagawa kundi takpan ang mukha ko sa kahihiyan. Sa tingin mo ba iyon ang gagawin ko sa iyo ngayong gabi? Tanong sa akin ni Callum. Eh kasi naman, nananahimik na ako sa kwarto ko. Tapos bigla kang darating. Tapos sasabihin mo sa akin, may papatikim ka sa akin. Kaya hindi ko agad na gets ang sinabi mo. Pagbibigay rason ko kay Callum. Ngunit parang nadismaya ang kalooban ko at mali ang iniisip ko. Wala naman akong magawa dahil sadyang pinanindigan na ni Callum na hindi na ako nito muling kukulitin pagdating sa ganoong bagay. Naging gentleman ito nitong mga lumipas na araw. Maya-maya pa ay muling ngumiti si Callum at saka ito nagtanong. Pero totoo ba ang sinabi mo sa akin kanina na attracted ka na sa akin? Tanong nito sa akin sa kinikilig na paraan. Magsisinungaling pa ba ako? Eh halos nasabi ko na kanina ang totoo. Kaya naman, umamin na rin ako. Oo, maikli kong sagot sa casual na paraan. Attracted ako sa'yo in a way of what? In a way of, sabi niya na agad kong pinutol. Iniisip mo bang pareho ako ng ibang taong dumaan sa buhay mo? Excuse me, Callum. Hindi iyon ang habol ko sa'yo, no? Ganon ba kababaw ang tingin mo sa akin? Sabi at tanong ko kay Callum. Hinawakan ito ang kamay ko bago sumagot. Of course not. Special ka sa akin, Dior. At special ka sa akin always. Hinding-hindi na magbabago ang tingin ko sa'yo kahit kailan. Sabi nito sabay halik sa kamay ko. Buti naman, maikli kong iling. Pero gusto mo ba? Lakas loob kong tanong kay Callum. Pero nangako na ako sa'yo na hindi kita pipilitin pagdating sa ganoong bagay. Sabi ni Callum na punong-puno ng respeto. Makalipas ang ilan pang mga minuto ay tuluyan naming narating ang bahay nila. Pagdating namin doon ay agad kong napansin ang pandalawahang mesa na nasa gitna ng malawak nilang hardin.
Sa gitna ng mesa ay may nakasinding tatlong kandila. Sa ibabaw ng mesa ay may isang malaking serving dish na may takip at mayroon ding dalawang mangkok na nakapatong sa plato. Mayroon ding isang bote ng champagne at isang basket ng tray na may lamang mga tinapay. Alam mo bang, tinulungan ako ni Daddy na ayusin ang mga ito. Sabi nito, sabay hinawakan ng mahigpit ang kamay ko at saka kami lumakad palapit sa mesa. Sinundo kita dahil hindi na ako makapaghintay na ipaitikim sa iyo ang niluto ko kanina. Kung uulitin ko naman bukas ang niluto ko, baka pumalpak na ako. Muling sabi ni Callum. Ipinagluto mo ako? May halong kilig sa paraan ng pagtatanong ko sa kanya. Ang totoo niyan, kahapon pa ako nagpa-practice magluto at ngayon lang tumama ang luto ko. Sabi nito sabay pinaghila pa ako ng upuan. Nang kapwa na kaming nakaupo ay agad kong tinikman ang niluto nito. Matapos kong tikman ay halatang naghihintay si Callum ng reaksyon ko. Kamusta ang luto ko? Tanong nito sa akin. Ikaw ba talagang nagluto nito? Ang sarap naman. Ang galing mo magluto ha. Pagbibigay compliment ko kay Callum. Thank you. Tuwang-tuwa nitong sagot sa akin. At katulad ng nakaugalian namin, nag-uusap kami habang kumakain. Nasabi rin sa akin ni Callum ang magandang balita sa pagitan nila ng daddy niya. I'm happy for you, Callum. Natutuwa kong sabi sa kanya. Gusto ko ang nakikita kong kasiyahan sa mukha ni Callum dahil gumagaan ang pakiramdam ko sa tuwing makikita kong masaya siya. Aaminin kong ito ang unang beses kong naging masaya para sa ibang tao. Naging selfish na kasi ako magmula nang mawala ang magulang ko. Halos sarili ko na lang ang iniisip ko noon. Pero magmula noong magkalapit kami ni Callum ay nagbago ang pananaw ko sa buhay. Maya-maya pa ay kasalukuyan na naming inuubos ang bote ng champagne nang magtanong ito sa akin. May naihanda ka na bang speech? Tanong nito sa akin. Nabanggit ko din kasi sa kanya ang patungkol sa bagay na yon. Yup! At sa katunayan nga, ay memorized ko na. Sagot ko, good! Matutupad na din ang sinabi mo sa akin na pangarap ng father mo para sa'yo. I can't wait to watch you up on stage. Masayang sabi ni Callum. Nang magpasya na akong umuwi, ay napagkasunduan namin ni Callum na maglakad na lang. Nasa 30 minutos din siguro ang gagawin naming paglalakad. Ayos lang naman sa akin iyon dahil mas gusto ko pang makasama si Callum ng mas matagal. Habang naglalakad na nga kami ay hinawakan nito ang kamay ko. This night is perfect, Callum. Napaka-romantic lahat ng ginawa mo. Very spontaneous. Ipinagluto mo ako.
sinundo mo ako sa bahay nang wala sa oras at ngayon naman ay naglalakad tayo nang magkahawak ang kamay natin sa ilalim ng mga bituin. Sabi ko kay Callum na punong-puno ng kagalakan. Masaya akong nag-enjoy ka, Dior. Pero sa maniwala ka o sa hindi, hindi ko pinilit gawin ang mga bagay na ito na may halong pagiging romantiko. Mahilig kang kumain, so naisip kong ipagluto ka. Gusto lang kitang pasayahin kahit sa maliit lang na paraan. Nakangiting sagot sa akin ni Callum. Halos matunaw naman ang puso ko sa sobrang kilig. Sobrang saya ko dahil hindi ginawa ni Callum ang mga bagay na ito ngayong gabi para lang mag-practice kung paano maging romantiko. Pero sa kabila ng mga iyon, ayoko pa rin umasa lalo na ay nakita kong magkasama sila muli ni Mona sa Blue Water. Maya-maya pa ay muli akong nagsalita. Callum, ilingko at saka ko tumigil sa paglalakad. Yes, balik nitong iling sa akin. Ilingko at saka ko huminga ng malalim. Gusto ko sanang itanong ang tungkol sa kanila ni Mona nang makita ko nga sila sa Blue Water ng magkasama. Siguro, mas pipiliin ko na lang na mag-enjoy sa mga nalalabing mga araw namin ni Callum. Is there something wrong, Dior? Tanong nito sa akin nang hindi na ako nagsasalita. Wala naman. Gusto ko lang mag-thank you. Sobrang naging sweet ka sa akin. Basta salamat. Nakangiti kong iling sa kanya. Nakangiti naman itong tumango at saka namin pinagpatuloy ang paglalakad sa maliit na daanan na ngayon ay sementado na. Nagpatuloy kami sa pag-uusap at nagbalik-tanaw noong panahong nasa high school pa kami. Nang marating namin ang tapat ng bakuran namin, ay muling humiling si Callum. Dior, can I kiss you goodnight? Tanong nito sa akin. Sure, sagot ko kay Callum. At sa isang iglap, isang malalim na halik ang ginawad nito sa labi ko. Ang akala ko talaga ay hahalikan niya ako sa noo o sa pisngi ko. Pero nagulat nga ako nang halikan ako nito sa labi ko. Good night, nakangiti nitong sabi matapos ang halik. Good night, maikli kong iling sa kanya. Ngunit nakayakap pa rin si Callum sa bewang ko na tila ayaw akong pakawalan. Muling ibinaba ni Callum ang ulo niya upang muli akong halikan. Ang ikalawang halik nito ay mas naging malalim na siya namang kinasaya ko. Kailangan ko nang umalis, nauutal na sabi ni Callum matapos sa ang ikalawang halik nito. Okay, iling ko. Nakangiting lumakad naman si Callum palayo mula sa akin. Sinundan ko naman siya ng tingin hanggang sa tuluyan itong mawala sa paningin ko. Lumipas ang mga araw. Huling dalawang araw na lang ang natitira at matatapos na ang usapan namin ni Callum.
ng araw na yon, habang nakaupo ako at busy sa ginagawa ko sa laptop, ay napansin kong parang kanina papasulyap-sulyap sa akin si Gollum at tila hindi ito mapakali. Ayos ka lang ba, Gollum? Tanong ko sa kanya nang hindi na ako nakatiis. Ang tagal lang kasi ng break time, sagot nito na pinagtaka ko. Bakit? Nagugutom ka ba? Pwede ka naman kumain kung gusto mo, di ba? Remember, you own this place. Kahit kumain ka ng kumain buong maghapon, walang magrereklamo. Sagot ko kay Gollum. Hindi naman ako nagugutom, sagot nito na lalo ko pang pinagtaka. Nagtatakang tiningnan ko siya ngunit nginitian lang ako nito. Wala naman akong nagawa kundi ang magkibit balikat na lang at saka ko pinagpatuloy ang ginagawa ko sa laptop. Pagsapit ng saktong alas 10 ay dali-daling tumayo si Gollum mula sa kinauupuan nito at saka lumapit sa akin. Kaninang umaga ko pa ito gustong gawin. Ayaw ko lang talaga gawin sa oras ng trabaho. Sabi nito at saka niya ako hinalikan sa labi. Unexpected. Ngunit tumugon ako sa halik ni Gollum. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung bakit ginagawa iyon sa akin ni Gollum. Ngunit hindi na lang ako siguro magtatanong pa sa kanya at mag-e-enjoy na lang ako dahil sa susunod na 2 araw ay matatapos na ang lahat ng ito. Nang maramdaman kong lumalalim na ang paghalik sa pagitan namin, ay si Gollum na mismo ang bumitaw at sinabing, "Wait, Dior. We need to stop this bago ko tuluyang malimutan ang pangako ko sa iyo." Nakangiting sabi nito at sa kanya hinalikan ang noo ko. Wala naman akong nagawa kundi ang yumakap na lang kay Gollum at saka ko nilagay ang ulo ko sa maskuladong dibdib nito. Nasa ganoong posisyon kami nang biglang tumunog ang cellphone ni Gollum sa mesa niya. Agad namang humiwalay si Gollum mula sa pagkakayakap niya sa akin at saka niya sinagot ang tawag na nagmumula nga sa cellphone niya. Okay, I'll be there. Tanging narinig kong sabi nito at saka binaba ang cellphone niya. Pupunta ako sa restaurant. Gusto mo bang sumama? Sabi at tanong sa akin ni Gollum. Mukhang may kakausapin kaya tang tao doon na ilingko kay Gollum na may kutob na ako kung sino talaga ang kausap niya. It's Mona, sabi nito sa nagmamadaling paraan. Oh, your ex, ilingko na pinilit kong ayusin ang mukha ko upang hindi ako mapasimangot. Tumango naman si Gollum at saka matipid na umiti. Dito na lang ako, hindi pa naman ako nagugutom eh, sabi ko. Muli namang humakbang si Gollum at saka niya hinawakan ang mukha ko sa pamamagitan ng 2 palad niya. Mag-uusap tayo mamaya, okay? Sabi nito sa paraang nanunuyo. Sa isip-isip ko,
Ano naman kaya ang pag-uusapan namin? Matapos yon, ay agad na ding umalis si Callum patungo nga sa restaurant ng Blue Water kung saan naroon si Mona. Makalipas ang mahigit kalahating oras, magmula ng magtungo si Callum sa restaurant, ay napagpasyahan kong bumili na din ng makakain sa restaurant. Pero sige, aaminin ko na, hindi lang pagkain ang talagang pakay ko sa restaurant. Gusto ko ding silipin si Callum at Mona sa restaurant kung naroon pa nga ang mga ito. Ayaw kong mag-isip ng mga kung ano-anong bagay. At isa pa, ano naman ang pakialam ko kung ano ang gusto nilang gawing dalawa. Pagpasok ko na pagpasok sa restaurant ay wala akong nakitang Mona doon. Sa isang gilid naman ay nakita ko si Callum at kasalukuyan nitong kausap si Ricky. Tahimik naman akong lumakad patungo sa bakanting mesa na nasa gawing likuran ng mga ito. Hindi pa man ako tuluyang nakakaupo doon ay narinig ko na ang pinag-uusapan nilang dalawa. May progress naman ba ang pagpapractice mo kay Dior? Tanong ni Ricky kay Callum. I think so, sagot ni Callum. Kaya naman pala nagkabalikan na kayo ni Mona dahil natutuan mo kung paano ang maging romantiko. Muling sabi ni Ricky kay Callum. Nang mga oras na yon ay literal na bumigat ang loob ko mula sa narinig ko. Naramdaman ko din ang mabilis na pagtulo ng mga luha ko sa pisngi ko. Noon ko lang napagtanto na kaya pala niya gustong matutong maging romantiko ay dahil gusto niyang makipagbalikan kay Mona. Hindi ko na narinig ang mga sumunod na usapan sa pagitan ni Callum at Ricky dahil nilapitan ako ng isa sa mga waiter ng restaurant ng Blue Water. Good morning, Kuya Dior. Bati sa akin ng isang waiter. Hello, balik kong bati sa kanya. Kaluluto lang ng cassava cake na paborito mo. Sabi nito sa akin. Nang marinig nga ni Callum ang usapan namin ng waiter ay agad itong lumingon sa gawing likuran niya kung saan ako naroon. Nang makita ko ang ekspresyon ng mukha ni Callum ay alam kong alam niya na narinig ko ang usapan nila ng kaibigan niyang si Ricky. Mabilis naman itong tumayo at saka lumapit sa akin ngunit bago ba siya tuluyang makalapit ay agad din akong tumayo at lumakad palayo mula sa restaurant. Dior! Malakas na sigaw ni Callum habang lumalakad ako palabas ng restaurant. Dior, wait! Muling nitong sabi sabay hawak sa braso ko nang maabutan niya nga ako. Isang malalim na buntong hininga ang ginawa ko bago ko hinarap si Callum. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin, Callum? Agad kong sabi nang humarap ako sa kanya. Basa ang mga mata ko dahil sa mga luha
pero lalo ko pang pinigilan ang mga luha ko nang tuluyan nga kaming magkaharap ni Callum. Callum's POV. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin ng mga sandaling yun dahil alam kong narinig ni Dior ang unang parte ng usapan namin ni Ricky patungkol kay Mona. Alam kong wala akong karapatan na magreklamo dahil ako mismo ang pumayag sa gusto mong mangyari. Pero Callum, sana naman ay nilinaw mo muna ang lahat sa akin, di ba? Para naman sana may idea ako bago ako pumayag, sabi ni Dior sa akin. Itutuloy.